Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ninenerbiyos kong tinitingnan si Zabi habang naglalakad palapit sa lamesa ni Naayan at Chona. Binayaran namin ang isang waiter na niyakad kunwari ang ex niya para pumirma ng coupons para sa isang non-existent raffle habang si Chona ay nagpaalam na pupunta sa restroom. Patago siyang lumapit sa lamesa at kinuha ang bote ng laxative sa kanyang bulsa. Pasimple siyang luminga bago binuksan ang botelya at ibinuhos ang laman niyon sa inumin ni Chona. I gotta hand it to her. Nakakatakot ang babaeng ito. Ang dami niyang alam na pakulo. Hindi ko alam kung saan niya natutunan ang mga kalokohan na sinabi niya sa akin kanina. Pero isa lang ang masasabi ko. She was pure evil. You wouldn't wanna mess with this woman. Magiging impyerno ang buhay mo kung nagkataon. Patakbo siyang bumalik sa pinagtataguan namin matapos gawin ang binabalak. Nakangisi pa siya sa akin na tila isang demonyitang bata. Sarap tuloy niyang paluin sa puwet. Pilya. She was doing a happy dance when she got back to me. Meron bang nakikita sa akin? Bakit sa inumin lang ni Chona mo inilagay yung gamot? Sita ko sa kanya. Tiningnan niya ako na parang nahihibang ako. Alang lagyan ko din yung kay Ayan. Para tong timang. Sus? Yun lang ang nasabi ko. Kapag hindi ka naman napeste, halata naman na pinoprotektahan niya si Ayan. At bakit naman kasi hindi? Siya pa rin ang lalaking iniibig niya. Ano bang nagustuhan niya sa lalaking ito? Hindi naman ito magandang lalaki. Mukhang lalampalampa pa. Sa isip ko ay sinapa ko ang aking sarili. Bakit kaya lagi ko na ikukumpara ang sarili ko sa kanya nitong mga nakarang araw? Bakit ba kailangan kong ikumpara yung sarili ko sa lalaking yun? Yeah, I'm more buff. Mas mayaman ako sa kanya. Mas gwapo. Pero wala naman na dapat na kompetisyon sa aming dalawa. Kaya lang, bakit habang tumatagal kami magkasama ni Zabini, mas lalong tumitindi yung feeling na mapansin niya ako? Gusto niyang mapansin ako? For Christ's sake! Alam ko naman na si Ayan ang minamahal niya. Heck, mag-best friend sila at first love. Pero hindi ba sumagi sa isipan niya? Kahit minsan lang, na mas makakita pa siya ng mas higit pa sa Ayan na yan. Isang tao na mas magmamahal sa kanya. Isang tao na magpoprotekta sa kanya. Isang tao na hindi magmamahal ng iba kapag natrap sa isang babae sa loob ng isang hotel room. Isang tao na hindi siya sasaktan. Someone like me. Oh God, I'm screwed. Dito nag-uumpisa yun eh, sa mga selos-selos na yan. Pagkatapos ay makikipagkompetensya. Tapos paniniwalaan mo na lang ang sarili mo na mas magaling ka kaysa sa kanya. Hindi mo siya sasaktan at paiiyakin. Sunod ay mong malalaman ay pinagpapantahasyan mo na siya na may relasyon na kayo ng babaeng iyon. Susunod dito, mag-iisip na ako tungkol sa pag-ibig na yan. Diyos ko pong mahabagin, huwag naman sana. Kailangan kong maiwasan itong nangyayaring ito bago pa lumala kung anumang sumpa ang dumapo sa akin. Ganito bang nararamdaman ni Baste sa ex niya? Ang sigurado ako ay masyadong nakakatakot. Hey, ayos ka lang dyan, Wayne. Parang namumutla ka ah. Hindi ah. Mariin kong pagtanggi. Sa ginawa mo, parang ang dating sa akin, hindi mo naman talaga sila balak paghiwalayin. Gusto mo lang gantihan si Chona. Ano ngayon sa'yo kung gusto ko nga siyang gantihan? Naaawa ka sa ex mo? Naka-ismid niyang sabi. No! I answered injicadrously. Saglit akong natahimik. Okay, alil. Well, sasabihin ko sa'yo, Wayne Yap, walang lugar ang awa sa misyon na to. Dahil kung disidido ka talaga, dapat nakikipaglaban ka ng harapan. 'Cause I'm going to destroy Chona ruthlessly. Nakangisi ito na parang isang batang pilya. Ang galing ko mag-English, no? Napailing na lang ako sa ginawa niya. See? Shirley was a nutcase. Maya-maya ay napapitlag ako nang bigla lang impit na tumili si Zabini sa tabi ko. Napatingin ako sa kanya.
kitang-kita niya ang pag-alog ng katawan sa pagtawa. Nilingon ko sila Chon at Ayan sa di kalayuan. Nakita niya si Chon na umiinom ng juice. Nakita niyang nagkamot ito ng ilong, pagkatapos ay may sinabi sa kanyang boyfriend. Sumagot si Ayan kay Chona. Ipinagpatuloy niya ang pagsimsim ng juice. Maya-maya ay kapansin-pansin ang pag-iiba ng timplada niya. Namutla siya at tila pinagpapawisan. Tumingin siya kay Ayan at kitang-kita niya ang pagpapanik sa mukha ng babae. Nag-aalala akong tumingin kay Zabini. Gaano kadaming inilagay mo sa inumin niya? All of it. Bigla akong kinabahan. All of it? Napalunok ako. Don't you think that's too much? Baka mamatay siya. Natawa si Zabi. Oh, don't be silly. Tinapik niya ako sa braso. Hindi naman niya naubos ang juice niya eh. Tama lang yun na consume niya para masira ang bakasyon nila at ang poise niya. If you say so. Nakangiwi kong ibinalik ang tingin sa dalawa. Natakot na akong kontrahin si Zabini. Sinong nakakaalam kung ano pa ang laman ng kanyang purse? Baka nga meron pa itong laso na ilalagay sa inumin ni Chona. I don't wanna die just yet. Pinanood namin si Chona habang hawak-hawak ang tiyan. Napatayo na rin si Ayan upang alalayan ang nobya. Oh crap, here it goes. Nagmamadali silang umalis sa resto, but I doubt kung aabot pa sa hotel si Chona. Napapalatak ako. What? Nakakalokong ngisi ni Zabini. You are so mean. Pinanlakihan ko siya ng mata. I know, right? Ako na talaga. Zabini exclaimed. Nag-high five kaming dalawa na parang mga lovebirds sa loob ng hotel room. Ngumisi siya sa akin matapos niyang ibaba ang binoculars sa coffee table. Nakakahawa talaga ang lukaret na to. Pati tuloy ako, napangisi dahil nagtagumpay kami sa kalokohang ginawa namin. Nahawa na ako sa kasamaan niya. Umupo ako sa couch sa tabi niya. Ipinatong ko ang braso ko sa sandalan niyon sa kasya binalingan. So, anong sunod? Tanong ko. Nasira mo na ang kanilang bakasyon. Chona, so pissed with Ayan right now. She's like the one things get out of hand. Lahat, pinagbubuntungan niya ng galit. Marirealize ni Ayan na hindi yung mga ganyang klase ng babae ang dapat na minamahal niya. Mapait niyang sabi. Mas pinili niya ang bitchy at spoiled brat. Isang araw mananawa din siya kay Chona. Babalik siya sa akin. Sana lang din, ma-realize niya na walang backbone si Ayan. At mas pipiliin mo siya kaysa sa akin. Yun sana ang sasabihin ko, pero pinili kong manahimik na lang. Tumawa na lang ako sa kanya nang tiningnan niya ako ng madali. Sumandal siya sa backrest ng sofa at dinantayan ang ulo sa braso ko. Nalalo akong nagkatsansa na tingnan siya ng malapitan. Si Zabini ay hindi mo kaagad mapapansin ang kagandahan kung hindi mo siya pakatititigan. Inaamin ko, hindi siya pang beauty cream material. Hindi siya kagaya ni Chona na malimit kung makita ang mukha sa mga magazine sa buong mundo. May karakter ang mukha ni Zabini, kahit na malaki ang kanyang mga mata na bumagay naman sa hugis ng kanyang mukha. She sometimes looks slightly disheveled, but that only made her look even more natural. Mukha lang siyang inosente at may mukha na parang sa anghel pero may kamalditahang taglay. Siya yung tipong kahit ilagay mo sa isla na kasama ang mga leyon, magsusurvive. Character-wise, mas pipiliin ko ang ganoong klaseng babae. Hindi high maintenance. Although, she can be pretty seedy at times. Sa lahat ng kabalusugan na aming pinagagawa, medyo may side ng kaunti ang babaeng to. Pero sa palagay ko, once she'd learn her lesson, matututuhan din yan. Hindi ko siya susukuan. Hindi pa lang niya nare-realize na malabo na silang magkabalikan ng kanyang ex. Pero alam ko, makaka-move on din siya. Sooner rather than later. Hopefully. Tinutulungan ko siya, hindi para mabawi niya yung bugok na payatot na yon. Gusto kong ma-realize niya na hindi ito talaga ang para sa kanya. Gusto kong magustuhan niya ang taong nababagay sa kanya, hindi sa taong iniisip niya na para sa kanya. So, sa sunod na plano naman tayo. Pinaglaruan niya ang mga litrato nila ni Ayan. Alam mo, hanggang ngayon, hindi mo pa sinasabi sa akin kung para sa mga litratong ito. Inago ko pa yung litrato sa kanya.
Pwede ba? Huwag mong hawakan yan. Kinuha ko ang tissue sa coffee table at pinunasan ang mga litrato. Baka makakuha pa ng fingerprints dito. Humagikik si Zabini. Ang talino, grabe. Pinandilatan ko siya ng mata. Hindi lamang ako ang demonyeta dito. Kinakabahan akong napataktak ang paa sa sahig ng hotel room habang pinapanood ko si Zabini sa kabilang wing ng hotel para itong tanga na pasipol-sipol sa papalapit sa hotel room ni Naayan at Chona. Nakakainis lang dahil kahit pamukha siyang tanga sa ginagawa niya, nakukyutan pa rin ako sa kanya. Ibinaba ko ng kaunti ang binoculars para makita ko naman ang lovebirds na naglalampungan sa swimming pool. Mukhang maigi-igi na kalalagyan ni Chona dahil nakakapag-swimming na ito. Ibinalik ko ang tingin kay Zabini. Suot pa rin niya ang swimsuit na binili namin kaninang umaga. Those tits so gorgeous. It's a sin not to look at them. Why on earth can those tits belong to someone as skinny as her? Although, hindi naman pangit tingnan. They actually looked perfect. Grabe lang. And for someone who had seen enough boobs in his lifetime, that would be saying a lot. And to think those were real? Shit. Ipinili kong ulo ko ang nagpa siyang mag-concentrate sa aking ginagawa. Mahigpit na bili ni Zabini na bantayan ko ang dalawang nasa ibaba para hindi siya mahuli sa tangkaniyang pagpasok sa suite ng mga ito. Again, dahil sa aking hindi nauubos na pera, sabi ni Zabini, hindi ako. Sinuhulan namin ang staff ng hotel para magkaroon kami ng access sa kwarto ng dalawa. Ipinaalala sa akin na dapat mag-imbestiga ako sa mga tauhan sa hotel. Ayokong may isa sa mga yun ang nagpapabayad para sa mga kung ano-anong pabor. Talk about double standards. Nakita ko si Zabi na inilagay sa nakabukas a garbage ang picture. Inayos niya ang mga iyon na parang nakasilip ng bahagyang isang sulok para madaling makita. Napailing ako. Napakunot ang noo ko nang mag-ikot-ikot pa siya sa loob ng kwarto. Ano pang ginagawa niya? Baka maabutan pa siya ng dalawa dun. Nalinti ka na. She opened the cabinet and was bending over something. Sa puntong ito ay napako ang mga mata ko sa pang-upo niya. She doesn't only have a beautiful rack but an ass too much. Too. I definitely top that. Napapalatak ako. Masyadong inagaw ng tanawin na yun ang paningin ko kaya hindi ko napansin na palabasan ng elevator si Naayan at Chona. Mother of all fucks! Siguradong maabutan sila ni Zinabi at sa pag nangyari yun, masisira na ang lahat ng pinaghirapan namin. Nagmamadli akong lumabas sa suite namin at pumunta sa lugar kung nasaan si Zabini. Hindi ko alam kung bakit ito nagtagal. Tamang-tama naman na may nakasalubong akong bellboy at humahango siyang in-approach. Hey, may nakita akong couples elevator at nagtatanong kung may nakita daw akong bellboy. Parang kailangan nila ng tulong. Sabi ko sa lalaki. Tumango siya. Pagkatapos ay bigla itong nagtanong. Okay lang mo ba kayo, sir? Pinahiran ko ang pawis na naglalanda sa sentido ko dahil sa pagtakbo. Yeah, okay lang ako. I need to use the restroom. Tumakbo na ako ulit. Bilisan mo, kailangan ka ng dalawa. I called over my shoulder. Nasa kabilang wing na ako ng hotel. Hindi ko sigurado kung sinong mauuna sa amin nila Chona na makaabot kay Zabini. Binilisan ko ang takbo ko. Just when I was about to take the turn, nakita kong paliko na rin ang dalawa. Magkakasalubong kami. Ma'am! Sir! Narinig kong sigaw ng bellboy na nakausap ko kanina. Biglang tumalikod sina Chona at Ayan. Naglakad pabalik at biglang nawala. Sakto namang palabas sa si Zabini ng hotel room ng dalawa. Tumakbo ako at binitbit ko na siya na parang isang sakong bigas, saka muling tumakbo palayo. Pagliko namin kung saan siguradong di na kami makikita ng dalawa, ay saka ko lamang binitawan si Zabini at sabay kaming napaupo at napasandal sa dingding ng hotel. Anong ibig sabihin noon? Naisara mo ba ang pintuan? Tanong ko sa kanya na halos hindi makahinga. Yes. Oh, thank. Humihingal akong tumingin sa kanya. Munti ka na nilang makita. What? Sabi ko sa'yo, bantayan mo sila. Kasalanan mo? Dahil nagtagal ka pa doon? And you distracted me with your ass. Instead of arguing, she cried at me. Buti na lang di nila ako nahuli.
magpasalamat ka sa akin. Inirapan ko siya at pinahiran ng pawisan ako. Hindi siya agad sumagot kaya naman tiningnan ko siya. Her smile broadened. You really are my hero. Naging successful ang plano. Nag-away ng matindi ang magkasintahang sina Ayan at Chona na parang magkaka-break ng dalawa. Although kahit sa tingin ko ay wala naman talagang kinalaman sa ginawa ni Zabini ang pag-aaway nila, ay hindi na lang ako kumibo. Hindi maipinta ang mukha ni Zabi ngayon sa sobrang kagalakan. Pagkalapad-lapad ng ngiti niya. Kala mo, wala nang bukas. Pinipilit ko rin naman na gimagay masaya para sa kanya. After all, partners kami dito, hindi ba? Imbis na ipakita ko na hindi ako nagustuhan ng nangyari, umakto na lamang akong masaya. Nag-suggest pa nga kami na mag-party mamayang gabi at mag-celebrate. Kahit pakiramdam ko hindi naman ako masaya. Nais kong mambasag ng mukha nang umiti siya sa akin ng pagkakatamis-tamis. So sweet that her eyes seem to twinkle. Naglalakad siya sa buhanginan at kulang na lang ay kumandirit siya sa sobra niyang saya. Nakakainis tong nararamdaman ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? She took off running to a nearby bar when I came into a realization. Naiinis ako. Hindi dahil basta ayoko lang silang magkabalikan ni Ayan. Hindi lang dahil undeserving ang lokong yun sa pagmamahal at loyalty ni Zabi. Dahil gusto ko siya para sa sarili ko. I wanted her to be mine. Malinaw na ngayon iyon sa akin. Gusto kong magwala. Gusto kong tadyakan ang buhangin na nilalakaran ko. Pero ayokong ma-disappoint sa akin si Sabini. Masyado siyang masaya. Too elated. Ayokong sirain ang araw niya. Oh God. Nasapo ko ang noo ko. Hindi ito pwedeng mangyari sa akin. Hindi ngayon. Madami akong dapat gawin. I have an empire to run. Walang lulugaran ang ganitong feelings sa buhay ko. Sisirain lamang ako nito. At lalong hindi dapat kay Zabini. Hindi dahil sa hindi siya maganda o hindi siya mayaman. But because... Huy! Okay ka lang? Napaatras ako when Zabini snapped her fingers in front of my face. Para ka namang nakalutang dyan. Nakanguso niyang sabi. Pinilit kong tumawa pero alam kong ngiwi ang kinalabasan no yon. I'm just... Paano ko ba sasabihin sa kanyang hindi ako natutuwa na nagtagumpay kami? Hindi ako natutuwang may pag-asa ng magkabalikan sila ni Ayan. Paano ko sasabihin na... nagkakagusto na ako sa kanya? Anak ng pating naman, oh. May iniisip lang ako. Sabi ko na lang. Naman? Wayne Yap? Akala ko ba magsa-celebrate tayo? Eh mukha kang namatayan dyan. Humalukip-kip pa siya. Pakiramdam ko nga, naghihingalo ang puso ko dahil sa'yo. Where in hell did that come from, Wayne? Ang korni mo, gago. Isang malalim na hininga, pagkatapos ay kinuha ko ang kamay niya. Gusto niya mag-celebrate? Fine, I'll humor her. Alam kong wala sa plano ang magkagusto ako sa babaeng ito. Pero anong magagawa ko? Masaya ako kapag magkasama kami. Baka magkaribo kami kapag sinabi ko sa kanya. I might as well enjoy the ride. Pumasok kami sa loob ng madilim na bar. Sikip na sikip at madaming taong lasing na nagsasayaw sa gitna ng dance floor. Binitawan ko ang kamay ni Zabi para ipulupot ang braso ko sa baywang niya. I held her close to my body. Mahirap na. Baka mawala pa tong babaeng to. Wala siyang pakialam kahit halos mayakap ko na siya. In fact, her right hand was resting on my chest and she snuggled closer. Naupo kami sa bar kung saan walang ganoong tao. Shot of tequila, please. Wika ko sa bartender. Anong sayo? Pinanlakihan lang niya ako ng mata. Ah, bigla akong natawa. Naalala kong hindi nga pala sanay uminom tong babaeng to. Punch na lang sa kanya. Sabi ko sa waiter pagkatapos ay tumalis na. Remember the first time we met, Zabi? Pagbibiro ko sa kanya. Kahit madilim, kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Ano ba? Huwag mo na nga yung ipaalala. Wala pa akong nakikilalang babae na talagang nakuhang attention ko sa ganoong paraan. Pailing-iling kong sabi. It was true. Unang pagkakakilala naming dalawa, Sachi o Zepa pa ata ang pakilala niya nun. Noon pa lang na alam kong kakaiba na siya. Walang tatalo sa linya ng, rape me, rape me please. Sure, I was pissed that time. But dang, if it doesn't amuse me every time I remember that. Buwisit ka talaga?
She pouted. Inihain ng bartender ang mga inumin sa harapan namin. Kaagad niyang sinimsim ang punch at ininom ko naman ang tequila. Seriously, hindi ko pa nakikita si Chona na ganoon kagalit. Sabi ko, it's like a hell broke loose. Yeah! Aniya na nakangisi. Hindi ko naman akalaing makikita talaga niya ang picture. Mabuti na lang pala at may sa pakialamera ang ex-fiancee mo ano. And it was a genius move on your side, placing our engagement ring in the bathroom. Mabuti rin at may pagkawin ng ex mo. He easily found the ring on the sink. Umorder ulit ako ng isa pang shot ng tequila. Matanong ko lang, bakit di mo binawi yung sing-sing? Hinarap niya ako. Nagulat ako nung makita ko yun sa drawer ni Chona. Sabi ko, hindi man lang ba dumapo sa isip mo na baka hindi yun ang engagement ring namin? Na baka plano na ni Aya nang mag-propose sa kanya? Nakangisi kong tanong. Hindi ako tanga. Kinuha niya ang baso ng kanyang alak at imbes na inumin ay pinaglaruan ng yelo sa baso. Ang laki ng diamond, hindi naman kayang bumili ni Aya ng ganoon. Well, muli akong nagkibit balikat. But why though? Why what? Bakit di mo nga binawi? Impatient niyang tanong, sabay ismid. Hindi na niya ibinalik. Napaka-ungentleman ko naman kung kukuhanin ko pa ba, diba? Natawa si Zabini. Wow ah, may pa-gentleman-gentleman kapag nalalaman. Big word! Pagkatapos inumin ang natitirang punch, ay inalayo ang baso sa kanya. Curious lang ako, bakit ayaw mong magpakasal kay Chona? Pagkakataon ko na para ako naman ang tumawa. Hindi ko siya mahal, bakit ko siya pakakasalan? Parang nabigla pa siya sa sinabi ko. She looked pointedly at me as if trying to figure me out. Nailang na lang ako sa paraan niya ng pagtitig at kusa ng nagbaba ng tingin. God, what the hell was happening to me? Hindi naman ako dating ganito ah. The old Wayne Wap will never be caught flustered by a woman. Pero sabi nga nila, makakahanap ka din ng katapat mo. Sisabini na ba ang babaeng para sa akin? Siya ba talaga yung katapat ko? Pailalim ko siyang sinulyapan. Hindi na niya ako tinitingnan ngayon. Nilalaro na niyang muli ang basong ininuman niya kanina. Bakit gustong-gusto ko siyang hawakan ngayon? I mean, ilang araw ko na rin namang nararamdaman to. But it had only intensified because of that... Shit, this is so fucking gay. Magical moment when she told me I was her superhero. Simula nun, pakiramdam ko ako na si Batman. Not Superman or Spider-Man. Cause I don't have superpowers like that. But you know, I'm insanely rich. So, Batman it is. Parang gusto ko na talagang panindigan ng pagiging hero ko sa kanya. Putres na yan? Pusong-puso ka, Wayne Yap ah. Shit ka talaga? Ako ang hero ni Zabini. I wanted to be. Gusto ko siyang protektahan. To shield her from pain. As if on cue. Biglang tumigil ang techno music sa bar at napilitan ng kanta ng hero ni Enrique Iglesias. Hey God, are you taunting me? Gusto kong mapatingala. Gusto mong sumayaw? Tanong ko sa kanya. Tiningnan niya ako na para bang nawawala ako sa sarili. Ano? Untag ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Basta ko na lang kinuha ang kamay niya at hinila siya patayo. Come on, Zabi. Akala ko ba magsa-celebrate tayo? Hindi ako marunong sumayaw, Wayne. Nagpapanik ang boses nito. Hindi ko siya pinansin. Bagkus, tuluyan ko na siyang hinila sa gitna ng bar na yon. Tumigil kami sa gitna ng dance floor at hinila ko siya papalapit sa akin. Inilagay ko ang kamay niya sa balikat ko. Pagkatapos, ayang sa akin ay sabaywang niya. Napasinghap ako. She fits me perfectly. Walang ibang babae ang nagkaroon ng ganitong epekto sa akin bago siya. It was like finding my other half. Tuturuan kita. Bulong ko sa tenga niya. Baka matapakan kita. Baka mahulog ako. Mahigpit ko siyang hinawakan sa kanyang bewang at direktang tumingin sa kanyang mga mata. Don't worry, I got you. Sumayaw lamang kami doon sa salo ng musika. Parang nanunudyo talaga na tugmang-tugma ang lyrics ng kanta sa nararamdaman ko. Nakakainis. Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care. You're here tonight. Tumikim si Zabini.
No-awkward rin siguro dahil masyado kaming tahimik. Paano naman kasi? Masyado kong inanamnam yung moment. Bihira ko naman kasi siyang mahawakan ng ganito. Kapag hinahawakan ko siya ng ganito, pakiramdam ko ay akin lamang siya at ako ay sa kanya. Magkwento ka nga sa akin ng tungkol sa sarili mo. Bulong niya sa akin. Hindi niya makuhang tumingin sa mukha ko. Wala tuloy akong matitigan kundi ang bumbuna niya. Ano ba naman tong babaeng to? Anong gusto mong malaman? Asan ang mga magulang mo? Bahagya akong natigilan sa tanong niya pero agad din naman akong nakabawi. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga. Ito ang topic na ayaw kong pag-usapan. Kahit sa kaibigan ko ay ayaw kong pinag-uusapan. Bata pa lang ako nang namatay ang aking ina. Yung tatay ko, hindi ko nakilala. Noon siya napatingin sa akin. Weh! Natawa ako sa reaksyon niya. Kahit kailan talaga, may paraan talaga siya para gumaan ang sitwasyon. Yeah, hindi yun ikwento ni Lolo. Madalang siyang magkwento tungkol sa aking ina. Sa mga katulong lang sa bahay ko nalaman ang impormasyon na yun about my parents. That must have sucked? Yeah, big time. Tumangutang mo ako. Hindi kayo close ng lolo mo? Usisa pa niya. Nope. Eh sino na lang close mo sa kamag-anak mo? Nagkibit balikat ako. Well, may pinsan ako ang pangalan ay Rina. Anak siya ng pinsan ni ma'am. Madami akong second cousin. Nag-iisang anak kasi si ma'am. Pero marami siyang pinsan. Hence, all those cousins. Sa palagay ko nasa 30 lahat. Dami no. Sa lahat sa kanila, kay Rina lang ako naging malapit. Siya ang nagturo sa akin ng... anong ang tawag mo doon? Kabalahuraan? Siya ang nagturo sa akin ng kalokohan. Natatawa ako habang naaalala ang bagay na iyon. Yan ang paliwanag kung bakit kakaiba ka minsan magsalita, sabi niya. Gusto kong makilala si Rina, parang uncle niya sobra. Sa public school nag-aral si Rina, hindi kagaya sa karamihan sa amin, sagot ko. Pero wala akong balak na ipikilala si Zabini sa pinsan ko. Gaya ng sinabi ko, isa siyang mangkukulam. A mid-scheming bitch. Kasundo ko siya, oo. Pero ayoko siyang makalapit kay Zabini. Oh, ikaw naman ang magkwento. Tinawanan niya ako. Ipinanganak ako sa States. Ang tatay ko ay isang Amerikano na inanakan si Mama. Umuwi kami dito sa Pinas. Tapos dito, nakilala niya yung napangasawa niya. Meron akong stepbrother at half-brother and sister. Kambal sila. Yun lang. Asan sila? Kasama ba sila? Umiling siya. Nagsarili na ako. Matagal na panahon na. May pamilya na kasi silang sarili. Ayokong makigulo sa kanila. Besides, kaya ko naman na eh. Hindi ka ba nalulungkot? Lalo na at mag-isa ka lang. Sinuri ko ang mukha niya. Hindi naman yun kababakasan ng anumang emosyon. She was too guarded. Hindi no? Saya nga eh. Pagak siyang tumawa. Kumunot ang noo ko. I knew. Kahit hindi niya sabihin, malungkot siya. Malungkot siya na mag-isa. Kaya pilit niyang hinahabol si Ayan. Pakiramdam niya, ito ang buhay niya. Na hindi niya kayang mabuhay kung wala ang lalaki sa piling niya. Pero hindi niya ito kailangan. Ngayong narito na ako. Hindi ko hahayaan na makakaramdam pa siya ng kalungkutan. Hindi na siya nag-iisa. As cheesy as it sounds, lagi lang ako narito. Para sa kanya, kahit ano pa ang mangyari. I can be her anchor. She has me now. Zabi, tawag ko. Hmm? Kung nakilala mo ako bago si Ayan, magugustuhan mo ba ako? Tumingala siya sa akin. Nanlaki ang mga mata. Ha? Naririnig mo ba ako? Sabi ko na pinanlakihan ko siya ng mata. You. I prodded. Hindi ko alam. Napayuko siya. Bakit di mo alam? Muli siyang tumingin sa akin. This time, matalim na ang mga mata niya. Nakabawi na siya sa pagkahiya kanina. Eh, sa hindi ko nga alam eh. Anong magagawa ko? Saka hello, I've known him since forever. Ibig sabihin, bata pa ako noon. Pinatahimik ko siya sa paglalagay ng aking mga daliri sa kanyang labi. Labi na gustong gusto kong halikan ngayon. Eto na lang, paano kung sabihin ko sa yung... I like you. Matagal siyang nakatitig sa akin na tila hindi humihinga. I looked expectantly at her. Ang lakas ng tibok ng puso ko.
Sa sobrang lakas, malamang, ramdam na rin niya dahil nakalapat ang dibdib niya sa dibdib ko. Zabini. Nagulat na lang ako nang bigla niyang tanggalin ang darili ko sa labi niya. Sukat ay niyakap niya ako ng pagkakahigpit-higpit at isinubsob ang ulo niya sa dibdib ko. The next thing I knew, she was giggling. Shit, ano ba ito? Lasing o ano? Pero nakaisang baso lang naman siya ng punch. God, ano bang gagawin ko sa babaeng ito? My God, kinikilig ako mga kafelisidad. Nagkapat na si Win sa ating makulit na dalaga. Naggusto siya. Ang tanong, ano kayang magiging sagot ni Zabini kay Win? Naku, naku, naku mga kafelisidad. Huwag sana siyang matakot na aminin ang tunay niyang nararamdaman sa binata. Huwag siyang in denial. Abangan!